Nobyembre 2021, nang pansamantalang isuspindi ang pagde-deploy ng mga bagong household workers sa Saudi dahil ito sa mga claims at pasahod ng 11,000 OFW na 5 taon nang hindi nababayaran ng 3 malalaking Saudi employers. Nauna nang sinabi ng kalihim ng bagong Department of Migrant Workers, hindi ito dapat singilin sa Saudi government. Can a government be responsible for the liabilities of private companies? That's one question. So my strategy will not be to force the Saudi government to pay these claims. Naglabas si Mamao ng department order para tanggalin ang deployment suspension. Pero sa isang notice to the public, nilinaw ng DOLE, mananatiling suspendido ang verification ng mga dokumento para sa mga new hire papuntang Saudi. Ito'y dahil nasa ilalim pa rin ng DOLE ang pangangasiwa sa Philippine Overseas Employment Administration at lahat ng Overseas Labor Office. Ayon pa sa DOLE, may 3 kondisyon sa batas para maging fully operational ang DMW, ang Implementing Rules and Regulations o IRR, Staffing Pattern at 2023 Budget. Hindi tama yung ginawa at wala sa kapangyarihan ni Secretary Mamao na i-lift yung suspension na idineklara ng POEA Board. Tuloy pa rin yung suspension, no, until and unless na natupad na nila yung kanilang pangako na bayaran at isettle yung more than 5.1 billion claims ng ating 11,000 overseas Filipino workers. May naaprubahan ng IRR para sa DMW, pero kinikwestiyon naman ito ni Mamao dahil una, ibang tao ang pumirma para kay Executive Secretary Salvador Medialdea, at ikalawa, bersyon ito na ipinasa ng mga miyembro ng Transition Committee nang hindi kasama si Mamao. I convened the meeting from the Transition Committee, but majority of them boycotted the meeting that I convened. They refused to participate. Sa isang mensahe, sinabi ni Medialdea, may clearance ang pumirma para sa kanya. At ang mahalaga, aprobado ni Pangulong Duterte ang IRR na ibinigay ng Transition Committee. Ayon naman sa grupong migrante, nagdudulot na ito ng kalituhan sa mga OFW. Ang refleksyon niyan at pakiramdam ng mga OFWs niyan, paano kami habang kayo'y nagkakagulo? Paano yung serbisyo namin? Sa isang pahayag, sinabi rin ng POEA na susunod pa rin ang ahensya sa kalihim ng DOLE. Tinatayang nasa 10,000 bagong OFW sa Saudi ang apektado sa deployment suspension. Para naman maayos ang gusot, nais ni Mamao na makipagpulong kay Bello. Pero ayon kay Bello, si Mamao ang hindi sumipot sa pulong na ipinatawag sa Malacanang. Zen Hernandez, ABS-CBN News.